Bago nyo tinanggap o nag-apply sa PIDEA itong si Morales, hindi nyo ba chinek yung kanyang background? Pakinggan po natin mga kabayan itong pangatlong Senate hearing na kung saan ay bunisisa at tinatanong si PIDEA Agent Jonathan Morales. So kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated po tayo. Alam mo, huwag kang magagalit, Jonathan, ang tawag ng mga kaibigan namin sa iyo, STL. Huwag mo kakalimutan STL. Kilala ka nila personally. Ang STL, ano STL? Alam ko, the small town lottery. Professional storytelling a liar. STL, yun ang sabi sa akin. Kilala ka nila. General Santiago, naging tao niyo ba itong si Morales? Nakasama ko nga yan. Ang problema, kaya pinapatingnan ko yung organization. Itanong natin sa kanya kung anong level siya doon sa ladder. Sa organization, may ladder yan. Kailan po kayo naging PIDEA chief, General? I was PIDEA chief from 2006 to 2010. During the time of President Jimmy? Gloria Macapagal-Arroyo. Alright. You resigned in 2010? No, 2003. From the military service. No, from PIDEA General. Kasi iba na yung administration. Dahil nanalo na si, palitan na si President Duterte. So you resign na? Nag-resign na po kayo? Kaya hindi. Automatic naman yun. Courtesy because I was a political appointee. Courtesy resignation. I had to go. Alright. Mr. Morales, kailan ako pumasok sa PIDEA? 2009, General. So nag-abot po kayo? Yes, under my watch. All right. During the time na nagsama po kayo, na nakatrabaho niyo po si Morales, ano po ang pwede niyo sabihin sa integridad, sa trabaho ni Ginoong Morales? Alam niyo, Mr. Chairman, ako, Director General ako. Nandun sila. Nasa dormat sila eh. Dormat sila eh. As a matter of fact, within the IS, IIS, nandun siya sa ibaba, investigador siya. Meron pa siya na, I think, nandiyan si Francia. Pero above Francia, there's somebody else. Pagkatapos, saka ka lang aakyat doon sa DG for Deputy for Operation, the classmate of our Honorable Chairman. Ang nagtataka ko, bakit he's all over? Ba't nandoon ka? Nilalampasan mo lahat ng tao. Sino? You're talking about Morales? Eh, nakadiretso nga siya hanggang Malacanang daw eh. So he did not follow the chain of command? Yun ba ibig niyo sabihin? Wala. Walang chain of command na sinusundan. He's all over. Pagkatapos, tinira pa niya ako. Ang sinasabi ko noon, titirahin mo ko. Meron tayong command group, Mr. Chairman. Ano po pagkatira sa inyo, General? Eh, yung mga tungkol sa chemicals yan, ipahimkuan. Ang hindi niya alam, yung chemicals na dinestroy na yon, that was taken up during the conference of the command group, conference group, at the behest of the laboratory, the chemist. In-explain na wala nang gamit yan, pero po pwedeng dahil nag-offer yung kumpanya na kung ano yung diluted chemicals, bibili nila. So nagkonsulta ako. He's not a member of that group. Who was his immediate superior, General? Si Francia ka mo? Sabi si Francia, hindi ko na sila matandaan. So wala kayong nung pumasok si Morales sa PIDEA noong 2009. Wala kayong hindi kayo nag-uusap, hindi mo siya kilala. No, I know him. I know him dahil kami yung Mr. Donut Group. Yung Mr. Donut, umupo ka ng mesa, lahat ng chismis sa buong Pilipinas, mapapakinggan mo. Kasama po siya. Eh, nandun yung kanyang misis, hindi ko malam kung misis niya yun. Kaibigan namin eh. Mm-hmm. Kaya nung inirecommend, sila General Bobby Santiago, my deputy, recommended, inabsorb namin sila dahil talagang kailangan namin ng ahente. Wala kami talagang, good afternoon, Senator. Pwede niyo ba sabihin sa amin kung ano pagkakilala niyo rito sa ahenteng ito?
Hindi nga, ang nangyari nga noon, dahil in-need kami, alam ko, investigador siya ng pulis eh, galing nga sa NAR Group, may experience. O di sige, nag-apply. Dumaan sa process, na-approve. Na-approve, so nandoon siya. Ang pinagtataka ko, binanatan niya ako, bandang huli, pinalitan niya si Gutierrez, pumalit si Gutierrez. Binanatan na naman siya si Gutierrez, tapos ako na magaling. Tapos, nawala si Gutierrez, pumalit si General Cacdac. May problema pero, na naman si General Cacdac. Eh, lahat pero, kami may problema, siya lang ang tama. Pero magaling eh. Ano akala niya, magaling siya, siya ang tama. Kaya kami, wala kaming karapatan lahat. Pero General, bago nyo tinanggap o nag-apply sa PIDEA itong si Morales, hindi nyo ba chinek yung kanyang background na na-drop siya sa PNP, na-dismiss siya sa serbisyo, na-suspindi siya, tapos na-drop na naman sa PNP? Ba, hindi ko na kuan yun dahil nag-present siya sa recruitment group eh. So, ibig sabihin, he misrepresented himself. Hindi, Mr. Chairman, if I may. Ngayon lang ako nakarinig, nandito, ang daming military rito, pati si Chairman. Ano, Chairman, ang nangyayari if you are a wool? When are you dropped from roles? After 31 days ba? So, General Angkan, hindi na namin matanda, pero automatically, pag ikaw nag-leave ka, nag-over ka, binibilang mo yun, alam mong peligroso ka na, alam mong drop from roles ka, automatic. Hindi na kailangan sabihan ka, alam mong goodbye ka na. Alam naman natin yan, sir, na yung ang kasunod ng drop from roles is discharge from the service. Kung hindi mo maagapan, hindi ka makapag-report. Automatic yan. If you're dropped from roles, ang succeeding is order sa yan to be issued is talagang dismissal from the service. Yes, that is the process, Mr. Chairman. That's the process. Yeah. Pero alam mo, pag lumampas ka, alam mo na automatic you're dropped from roles. Chair. Yes, automatic. General, maliwanag na maliwanag dito sa kanyang PDS, nakalagay dito, have you ever been formally charged? Ha? Ang sabi niya, no. Pero, he misrepresented himself to the PIDEA dahil marami siyang kaso. Pangalawa, have you ever been separated from the services in any of the following... Ano ito? Labo naman ito. Modes of resignation, retirement, dropped from the roles, dismissal, termination, end of term, finished contract, AWOL, or phased out in the public or private sector. Ang sinagot niya, no. Pero, he was dropped, he was dismissed from the service, from the Philippine National Police. Tinanong kita last hearing if you misrepresented yourself sa personal sa PDS mo na sinabit mo sa PIDEA na you were not dropped from the PNP role and was not dismissed and suspended. The PDS was made under oath. So malinaw na nagsisinungaling ka sa PDS mo. Dahil dito, maliwanag na sinabi mo na wala kang mga kaso. Sabi mo, no. Tapos dun sa mga may tanong dito sa PDS, have you been separated from the service? Sinabi mo, no. O pero dito, natanggal ka sa servisyo, meron ka mga kaso, you misrepresented yourself. O di sinungaling ka? Mr. Chairman, Your Honor. Answer directly. Wala po akong na-minimis, represent, Your Honor. Kasi po, kinomply ko po yan doon sa PIDEA admin. Kinomply ko po yan. Yan pong mga inaano ni, hindi ko po alam yan na, basta kinomply ko po yan. Kaya nga po nila ako tumanggap eh. To continue, Your Honor, Mr. Chairman. No. What did you comply, Mr. Morales? What did you comply? Wala. Dito sa PDS mo, ang sinagot mo at ang tanong sa'yo, have you been
Have you ever been formally charged? Sinagot mo, no. Pero marami ka namang kaso rito. At inuulit ko, have you been separated from the service in any of the following modes? Resignation, retirement, drop from the roles? You said, no. Di sinagot mo, no. Maliwalit ka. Your Honor, iyon nga po kinumplay. Sadali lang, sadali lang. Tapos dito sa nakalap natin mga records mo, marami kang mga kaso. Mr. Chairman, normal po doon sa operatiba ang magkakaso. Why did you misrepresent yourself? But dapat Your Honor, wala pong misrepresentation dyan. Dapat sinabi Mr. mo, yes, Chairman. You have been formally charged. Recording in progress. Mr. Chairman, Your Honor, ako'y nag-comply doon sa hinihingi ng PIDEA recruitment doon. Gerald Santiago, you were PIDEA chief at that time. Kung nalaman niyo po na marami kaso po ito, na he misrepresented himself doon sa pag-apply niya sa PIDEA, will you still accept him? Sino naman ang... kahit sino naman dyan, pag alam mo niloloko ko, ba't mo tatanggapin? Alam mo, huwag kang magagalit, Jonathan, ang tawag ng mga kaibigan namin sa iyo, STL. Huwag mo kakalimutan STL. Kilala ka nila, personally. Ang STL, ano STL? Alam ko, the Small Town Lottery. Professional storytelling a liar. STL, yun ang sabi sa akin. Kilala ka nila.